Mukhang militar talaga. Strict to si daddy talaga. Pag may lapses, huwag nang ulitin. Ah, ugali ko. Hindi ko kinukonfront. Hindi ko kinakausap. Naiyak ba kayo? Kung gagawa po ng game ng anak ko, sir, tatakotin mo, sir. So, sir, Sir Jay, tsaka Sir Pampi, una kong tanong, sir, anong pinakaayaw niyo sa tatay niyo? Ano ba? Nung bata-bata pa, kasi strict to si daddy talaga. Oh. Kailangan before 12 uwi. Oo, oh, may curfew kami. Minsan may 10 o'clock pa nga na curfew kami nun eh. Oh, curfew 10 o'clock, pero minsan makit ang bakod. Biglang alam lang, hindi ko alam. Pero basta Sunday kailangan pupunta ng Cavite. Ande, siyempre, oo. Oh. Ano yun eh, family day yun eh. Nung buhay pa sila lola at lolo, talagang every Sunday punta kami ng Imus. Kahit puyat ng Sabado. Mukhang militar talaga na ano, soft is spoken shit. Namangha po ba kayo o medyo natakot kayo? Hindi ako natakot. Pag tinakita mo naman na nakausap mo siya, mabait siya. So, sa sarili nyo, 25 years na kayo. Kay sir, ano yung experience ninyo na pinagalitan kayo? Pag may lapses. Siyempre, pag may lapses ka sa duty mo. May lapses ka. Parang ingat na ingat po kayo, Sergeant Piloy, ah. Ako pagka kasi late, ah, ugali ko, hindi ko kinukonfront, hindi ko kinakausap, di ba? Maghapon, pag hindi ko kinakausap yung isa sa kanila, alam ba, apat sila, tatlo lang kinakausap ko, yung isa hindi, alam niya namang may kasalanan siya, alam niya na yon. Anong pakiramdam pag hindi kayo kinakausap? Okay, kailangan huwag nang ulitin. Naiyak ba kayo? Kasi pagka hindi ko sila kinausap, alam nila kung ano yung kasalanan nila eh. Pero napakadalang yung pinoint out ko kung ano yung kamalian. Ano, mga professional sila, galing sa serbisyo, di ba? Nasa serbisyo sila. Alam nila kung ano yung, kung snappy ka o kaya very lax ka, alam nila yon. Nung time kasi namin, yun nga, kahigpitan pa rin ni daddy no, kasi nasa pulis pa siya noon eh. Masa yung pinag-usapan na oras ng uwi, kailangan sumunod. Pag lumagpas ka, eh makakatingin talaga kami. Kaming dalawa. Di ako ang pangdisiplina ko sa kanila, tingin eh. Tsaka pag nakita lang namula na yung puno ng tenga ko, medyo alam nila, medyo may pagkalalagyan na. So ano yan, behave na sila dyan. Tahimik na tahimik siya, sabi nga ng mga kapatid ko, parang nagnaniligawan, hindi namin naririnig magsalita. Sabi, kasi kung minsan pa rin pupunta sa bahay namin, babasa ng periodiko. Ako naman, may kausap sa telepono. Paano doon kami nagligawan? Sabi ng mga kapatid ko. Ano naman, sir, yung ano ninyo? Standard po ninyo kapag dating sa security? Ang standard, dapat low profile. Hindi pwede yung magarbo. Pag halimbawa, meron ako appointment sa isang hotel. Ano? Pagdating sa driveway, ayoko nung parang, alam mo yon, na tipong maglalaban sa auto, na parang super VIP yung darating. Lagi yung binibilinan. Simple lang kayo, in the first place, madidipit yung purpose ng security. Dapat hindi kayo kilala. Dapat nandiyan kayo sa background. At hindi kayo identified. Anong nagustuhan nyo kay 7-1? Yung prinsipyo. Idol ko pa, sir. Alam mo, nag-GPNP ako. Never ako nagpapawangwang. Kasi ang feeling ko lagi, kung ikaw yung nasa position noong winangwangan mo at pinatabi, at nagmamadali ka rin, di ba napapa-curse ka, di ba galit ka. Ilagay nyo rin yung sarili ninyo doon sa nilalampasan natin at winangwangwangan natin. Ang key doon is mag-ano ka ng enough time para hindi ka nagmamadali. Ako, alam nyo ako, di ba, lagi may allowance ako pag ano. Kaya kanina nauna ako sa iyo eh, di ba? Pagpunta rito. Gusto ko talaga palagi merong 5 to 10 minutes na allowance na nandyan ako. Even sa mga hearing, di ba? Committee hearing. Nandiyan ako, nakapwesto ako 5 minutes before mag-start yung hearing. Ano naman yung ayaw ninyo sa ugali ni 7-1? Wala akong masabi. Para ka nagtanong sa posting niya. Kung gagawa po ng kimi ng anak ko, sir, papakotin niya. Oh yeah, alam nila yan. Alam nila yan. Actually, kinausap ko na sila eh. Itong pagtakbo, sabi ko, walang pwede makialam sa gobyerno. Importante sa akin yung sabi ko nga kanina, integridad. Ito, lagi kong talaga pinupukpok sa kanila yan. Importante yung pangalan. Kayo magdadala, may mga pangalan kayo. Especially pagdating doon sa, alam mo na, sa mga kalokohan na involving yung sa pera, sa katiwalian.
mapagobyerno man, mapahindi. Kaya nung pinagbintangan ni Paeldon to, maski wala talagang issue, dahil hinamon ko si Paeldon, di ba? Na kung ikaw ang customs commissioner, kung may alam kang talagang krimen o kasalanan o smuggling, pailan mo ng kaso. Hindi ko yung papakailaman. Wala naman siya magawa kasi wala talagang masasabing smuggling ng simento kasi nga tax-free. Lagi kong pinapangaral sa kanila yan. Importante yung pakipag-deal mo sa kapwa mo, especially pagka-transaksyon, parehas ka. Hindi baling malamangan ka, huwag ka manlalamang. Yan lagi ko sinasabi sa kanila. Guys, being Lacson as a public servant and a father. Si Daddy will always be a father and a public servant. Hindi lang siguro kami, everybody will always be proud of. No? Dahil dun sa track record niya. Bilang ama naman, you know, mukhang sobrang seryoso, sobrang stricto, pero ano, mapagmahal talagang Daddy si Daddy Ping. Sa akin, may simple lang. Nandito ba yung kalagay? Dito yung kalagay? Yan na yung mismo. Ang tama, ipaglaban ang mali, labanan. Yan, nakalaki yan namin lahat yun.